Hi guys! Happy Friday! So yan, good news! May gumagawa na sa construction site dito sa Shore 2 Residences saka sa Shore 3. May gumagawa na din. O, diba? Paikot ako ngayon dito. So ayan na, na-update na kayo. May gumagawa na. Pero wala pang turnover ha. Kasi kailangan pa nilang i-verify yung turnover kung kailan. Ayan, maingay na. May mga gumagawa na. Naririnig ko ang construction. Residences. Pinakatuktok. Grabe. 19th floor. A few moments later. Hi guys! Welcome back again to my channel and thank you for watching. For today's vlog po, papakita ko sa inyo yung binibenta kong isang unit dito sa Shore Residences Tower C. Nasa second floor po siya. Ilalagay ko na lang po sa description box yung mga information. So ito po, i-explore natin yung unit na binibenta ko. Sana magustuhan ninyo. Sa mga gusto pong bumili ng unit na to, after, i-PM nyo lang po ako. So halika na, itutur ko na kayo dito sa Shore Residences. Nasa second floor po siya. Ito po ay one bedroom with den. So ito po, may den po siya dito sa may kaliwa. Pwede siyang gawing extra bedroom, itong den na to. Ito yung den na tinatawag. Ayan po. Ayan. So ang total area po nito is 37.49 square. Ito po yung kitchen, may cabinet po sa baba. Ganun pa rin po, pagka-turnover, parehas lang po yung pag-turnover. May cabinet po sa baba. Tapos, yung grease trap natin, nandito. Ayan. Tapos, ito yung sink natin, dito. Malakas naman yung water dito eh. Ayan. Water. And this one is for dito. Parang pantrap ng mga dirt. Yeah, so ito, part 2 ng ref. Nilinis kasi, pinalinis ko tong unit na to. So, nandito yung mga part ng ref. Tapos ito, papalinis ko pa yan. So, kinalawang lang. Ayan, so sa taas, meron tayong cabinet. Tapos yung intercom natin. So, yung intercom yan, pagpasok mo ng pintuan dito sa Shore Residences, nasa kaliwang part yung intercom. Ayan. So, ito pong second floor, high ceiling siya. Ayan po, high ceiling.
Ito po yung cabinet. Kami po yung bumili ng cabinet na to. Panglalagyan ng mga damit. So, medyo malaki-laki yung nabili namin. Tapos, ayan po. Yung dining set. Ayan. Tsaka yung may fire extinguisher po sa baba. Hindi po kasama sa binibenta yung bag ko, ha? Hindi po yan kasama. And then, dito naman tayo sa CR. So, ayan po. Meron na siyang washing machine. Tapos dito may salamin. Yung turnover kasi ni Shore may salamin eh. Ayan, ready to operate na yung washing machine. Tapos may shower heater din. May head shower tsaka hand shower. So, ayan. Yung brand natin dito, LG. LG. Pati yung ref, LG po yun. LG, Samsung, pares lang naman yan. Inverter. Two-door. Two-door po siya. Buksan ko lang kaya para hindi magbaho. Ito po yung room. Medyo malaki-laki to talaga kaysa ordinary 27 square dito sa Shore Residences. Malaki po talaga yung room nito. Ayan. Kami namili ng curtain. Blackout siya. Parang semi-blackout lang. Tapos ito po ang aircon po nito is 1.5 horsepower. Tapos ito yung view natin dito sa ano, garden. Ang bintana po dito sa may ano, sa may room, nakatapat sa may garden. So, nandito po tayo sa Tower C. Yan pong building na yan, Tower D. Connection ng Tower D. Tapos ayan po yung amenity. Oh. Ilang hakbang ka lang, nasa amenity ka na. Ayan. So, dito naman tayo sa may balcony. Ayan. So, ito naman po yung balcony niya. Dahil nga po nasa second floor po tayo, ito po yung view natin sa second floor. Ayan. So, MOA view, tapos road. So, ayan po yung MOA. Ayan po. MOA po yan. Sa ground floor po, baka commercial space. Tapos ito yung sa aircon natin, compressor. So, bintana po yan sa CR. Ayan. Pwede ka ditong maglagay ng ano eh, paghapon. Maglagay ka ng two-seater na table. Yung stainless, yan. Pwede yan dito. Ayan po, mga view natin sa gilid. At yun sa kabilang part. Tapos po, itong door na to, sliding naman siya. So, kung gusto mong isara, yan, para may privacy sa isang room, pwede din. Ganyan din po kay Den. Ganyan din po si Den. Pwede rin pong isara. Ito, itatapon ko na to. Sira na po eh. Ayan, so ito yung si Den. Tapos ito yung sliding door ni Den. Pwede mo din siyang isara. Tapos, dito sa pinaka, sa may pinaka living room, may bintana kay Den, may bintana sa bedroom, tsaka may bintana din sa living room. So madami pong bintana to kasi end unit po ito. Kaya maganda siya. Katulad dun, oh, ayan, oh, yung kapitbahay natin, 'di ba, may bintana din siya, tatlo. Kasi po end unit din po 'yan na with Den, one bedroom with Den, end unit. Ayan. So may provision tayo dito. I think to yung cable or saksakan ng TV antenna. Dito siya, pwede siya i-wall mount dito. Tapos may saksakan. Ayan. Yung microwave mo, ipapatong mo lang po dito sa ref. Tapos dito may sasaksak yung microwave. Ayan guys, so ito po yung for sale ko dito sa Shore Residences na available. So, uulitin ko po, ito po ay one bedroom with den. So, pwede po siyang i-convert to two bedroom. Kasi yung den, pwede pong maging pangalawang room. And ito po, second floor, facing MOA and unit. Tapos, ilalabas ko kayo sa amenity para malaman nyo kung yung distance papunta amenity. Kasi ilang hakbang lang, nasa amenity ka na. Ayan. So, sa presyo, ilalagay ko na lang po sa description box. Ito pong unit na ito, fully paid na po to kay SNDC.
So, ang na-expect po namin na buyer dito, cash buyer din po. Kasi po, fully paid na to kay SMDC. Ang title po, kukunin lang natin kay SMDC. About mga documents, ako pong bahalang mag-prepare. Ako pong bahalang mag-prepare ng lahat ng documents na kailangan para sa pagta-transfer or pagkuha ninyo ng title. Ayan. So, ito po, pag binili nyo po ito, syempre magbabayad na po kayo ng mga taxes. Yung katulad ng capital gain tax, doc stamp, tsaka transfer fee sa BIR, tsaka sa City Hall. At sa mga curious po kung magkano ang rental dito, ito pong ganitong unit, nasa 65 to 70,000 per month ang renta. Ayan. Dahil sa June 1, nasa General Enhanced Community Quarantine na tayo, ayan, makakalabas na tayo at sana mas may mga pumasok na from ibang bansa dito sa country natin at sana mag-open na yung mga casinos and bogus. Ayan, so, naulit ko po, ito po high ceiling po ito ha. Yung second floor natin dito sa shore at sa shore 2, mga high ceiling po yan. Ayan po, isa pa po, ayan. Usually kasi hanggang dito lang eh, yung height. O hindi, usually kasi hanggang dyan lang yung height. Hanggang dito lang, I think, hanggang dito lang yung height. So, dahil second floor ito, mas mataas high ceiling. So, kaya, ito po, kaya dito diba open yung one bedroom, tadun po yung aircon natin. Kabuksan natin. So yan, kaya po ito, 'di ba, yung aircon natin nandito sa one bedroom. Ito lang po yung provision natin ng aircon. Hindi po tayo pwedeng maglagay ng aircon sa den. Kaya po open po yan para yung lamig papasok doon sa kabila. Tsaka yung electric pa naman eh, pag maganda yung flow. Ano naman, malamig naman. Ito nga ngayon ang malamig ko. Open ko yung aircon. Ayan, sana magustuhan niyo to at bilhin niyo to para sa investment ninyo po. Para po sa mga gustong mag-invest, pwedeng-pwede niyo po itong bilhin. Maganda po itong unit na to. At madami pong nag-rent dito. Ayan, so lalabas na tayo doon sa amenity. Papakita ko sa inyo yung distance from this unit papunta doon sa amenity. Okay? Dika na! Labas na tayo. Ayan, so lalabas na tayo. Punta na tayo sa amenity. So from this unit, ayan, dito tayo lalabas sa puntang amenity. Diba? Ilang lakad lang, amenity na. Oh, tapos nandun yung unit. Ito yung unit. Ito yung unit. Tapos, lakad lang konti. Dito ka na sa amenity. Diba? Nandito ako sa Shore Residences, di ba? Matatanaw niyo dito yung post sa Caprice. Ayan o. Oh. Ayan. Post sa Caprice. Guys, napagod na ako paka-import. Nandito ako sa MOA. Mamimili ako ng ibang mga gamit. Magpapahinga lang ako. Kanina pa ako lakad ng lakad. Pwede namang hindi mag-cover, di ba? Kapag umiinom. Punta na akong department store. Mili dito sa MOA. Pauwi na ako. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye!
Thank you.